Okay, magandang gabi mga kaibigan. Ano, andito tayo ngayon sa Greenwood sa Phase 4 kung saan ay dito nga pangungunahan ni Congressman Roman Romulo ang pagbubukas ng ilaw kaugnay sa Upland Cayuzan. At dito makikita na nga natin yung mga tao na talagang excited din makita ang kaliwanagan dito sa lugar na ito. At andito nga yung mga ibang residente dito. Ayan, kumakaway pa yun iba, no? Yan. So, andito rin na si Congressman Roman Romulo. Ayan. At nakipag-picture. Nakalive po ba kayo? Opo. Hello po! Ito. Mensahe natin kay Mayor Di Cusoto. Baka meron ka mensahe kay Mayor Di Cusoto. Baka may message kayo kay Mayor Di Cusoto. Hindi. Ako message ko lang kay Mayor. Pagaling ka, Mayor. Para mapasyalam kami. Ayan, sana, Mayor, makarating kayo ng Greenwood Space 4 para makilala namin kayo ng personal. Oo nga. Eh, no, yun. So, nakaibigan, na-miss din ang mga taga-Greenwood sa Phase 4 si Mayor Di Cusoto. Okay. No? Dahil nga, dito nga yun, napailaw ngayon. Pero hindi makakarating nga si Mayor Di Cusoto. Siguro mga 3 days pa bago makarating si Mayor Di Cusoto. Kaya ang makikita natin dito ay si Congressman Roman Romulo na siyang mag-turn on ng seats para magaliwanag na nga dito sa lugar na ito. So kasama niya rin dito si King Cruz at andito rin si Konsihala Cory Raimundo na sila nga yun na magbubukas ng ilaw dito. Nakita ko na rin dito si Robin Salandanan, isa sa mga tumatakbo nga city councilor dito sa lungsod ng Pasig. Ayan at ayan. So, sila nga yun na magbubukas ng ilaw ngayon sa mga oras na ito. Ayan. Pa-shout out kay Rachel Ann Santos, Baluyot. Ano? Maraming salamat, Rachel, sa pananood mo. No, ba't hindi ka pumunta ngayon? Okay, at ayan. So, hindi nga makakarating si Mayor Di Cusoto ngayon. Kaya andito ay ito sila. Congressman na Roman Romulo, si King Cruz, at andito rin si Konsihala Cory Raimundo, at ito si Robin na Salandanan, at yun mga homeowners association dito. Ayan. Okay, nakita ko na rin dito si Attorney Jerome Manzanero. Nakausap nga si Agawad Annalina Santos ng Barangay Rosario. Ayan, at live natin mapapanood itong pagta-turn on ng ilaw kaugnay sa Upland Cayuzan. Ayan. Ito, Daddy Dudes, kaya wala si Mayor Di Cusoto. Quarantine pa siya, mga 3 days pa. No? Kanina talagang pinilit niya lang pumunta doon sa flag raising ceremony kaninang umaga. Pero naka-ano pa rin siya, quarantine pa rin na kumbaga ganun. Hindi pa talaga wala na yun na wala na siyang COVID, negative na siya. Pero kailangan niyang sundin yun na yung sinasabi nga ilang araw bago bago talaga lumabas. Ganun. Ganun. Oh, yan. So, maya-maya abang-abang lang tayo at mamaya magliliwanag na nga dito sa Greenwood Phase 4 Barangay Pinagbuhatan. Yan. So, yan, shout out sa lahat ng mga nanonood na ito kay Christian na Pineda de Villa. Good evening po, Kuya Rolly. Good evening din sa iyo. Oh, si Christian nanonood palagi sa video natin yan. Andito rin si Kat Domingo, so watching din. Ayan, Kat Domingo, maraming salamat. At kanina, nakita tayo doon sa flag raising ceremony. Pero ngayon, wala. Hindi tayo, hindi natin na makikita si Mayor Di Cusoto. Dahil si Congressman Roman Romulo ang andito. Di Cusoto serye yun. Maraming salamat din sa panonood. So, kanina, andito rin yung mga iba pang mga kaibigan nga natin, si Ka Efren nandito, no? Yung photographer ng Pasig City hall natin. Mga kaibigan, nandito rin yung mga ibang mga departamento ng city government natin. Andito yung mga Bantay Pasig Division, ayan. Sa pangunguna nga ni Major Tubog, ito. Sila yun mga nagpapatupad ng health protocol dito. Ayan, si Sir Andrew Mendres nandito rin. At ito. Okay, so, ayan, sir.
Sir, kamusta po ang ginagawa natin pagpapatupad ng health protocol dito? Dito naman, yung village ng Greenwoods, kontrolado naman yung pagpapatupad ng dito, ng implementation of standard health protocol. Kaya madali naman makontrol yung mga tao. In comparison naman doon sa ibang barangay na marami, nagpo-force kami doon ng bantay passing. Dito kahit na mga 10 lang pwede na kasi nasa village tayo. Kahit konti lang ang mga bantay passing division dito ngayon. For security at implementation ng health protocol. Hindi nagkakagulo ang tao dito. Hindi naman. Okay naman. Kontrolado at disiplinado mga tao dito. Okay po, maraming salamat po. Ayan, nakausap din natin ang hepe ng bantay passing division na si Major Tubog dito sa banda rito. Ito si Sir Mendres. Magandang gabi. Katulad ng sinabi nga ni Sir Tubog, dito medyo maayos naman dito dahil konti rin naman yung mga tao na hindi katulad sa iba natin pinupunta ang lugar. At talagang kinakailangan natin napakarami security risk para hindi masyadong crowded. Yan yung pinahiral nga natin, yung sa health protocol na nga natin at kinakailangan talaga maingat pa rin tayo sa panahon to. Pwede rin. Okay po, thank you okay, po sa Mendres. Okay, salamat po. Mukhang bubuksan na nga ni Congressman Roman Romulo ang ilaw. Ano? Mukhang ite-turn on yan at ito. Ayan. Madilim na. Okay, nagdilim na nga dito sa paligid. Ano? Ayan, si Attorney Jerome Manzanero. Makita natin dito. Ito ang isa sa mga, ito sila yung mga homeowners association dito. Ayan, sila yung na mag-turn on ng ilaw. 3, 2, 1! Sige po. Yan! Yan! Okay, mga kaibigan, nakita na natin ang kaliwanagan dito sa kahabaan o dito sa Greenwoods. Phase 4, barangay pinagbuhatan na ginatawa ng mga taga rito. Yan, at andito nga si Congressman Roman Romulo, si Consi King Cruz, si Consi Hala Cory Raimundo, si Attorney Jerome Manzanero, at andito rin si Robin Salandanan. Ayan. Okay, kita natin dito, no? Sino ang Attorney Cong? At hintayin lang natin at may kausap si Cong, medyo puhanan natin ng konting panayam. Okay. Ito, yun mga ano natin, mga street sweeper natin. Sila ngayon mga nandito rin. Ano? Sila yung mga talagang naglilinis dito sa lugar na ito. Ayan. Okay. At live na live nga natin makikita ang pagpapapicture ng mga street sweeper natin kay Congressman Roman Romulo. Andiyan din si Konsihala Cory Raimundo at si Consi King Cruz. Ayan, at tuwang-tuwa ang mga taga rito ngayon dahil nga nagliwanag na dito sa lugar na ito. Hi, Kagawad Olibot Isaya Chongkoy. Okay, at ayan, may nagpapapicture na nga kay Congressman na Roman Romulo ngayon sa mga oras na ito nakikita natin. So, Kong, isang interview naman ito. Kamusta po, Kong? Okay naman, nakikita niyo po. Talagang dire-diretso naman po ang Pasig City Government sa kanyang mga proyekto. Katulad itong pailaw, thank you very much. Lalo-lalo na sa ating city engineers. Ano? Talagang sa totoo lang, tilang ginagawa nila dahil sinabi rin ni Mayor Vico dapat tuloy-tuloy itong mga proyekto na to, kaya talagang napakalaking bagay na ginagawa nila. Nakita nyo naman po kahit last week lahat ng inilawan ng city engineers engineering office natin pati yung mga linis na ginawa po nila, tingin ko talagang na-appreciate naman po ng ating mga kababayan. Kaya sa lahat po ng kawanin ng city government natin, lalo na yung engineering office, congratulations po at maraming salamat. Sana po, at sigurado ko naman di sila nagsasawa sa pagtutulong sa mga Pasigueño. Kung last po, yung kamusta na po yung mega dialysis center natin? Yun, mas maganda na, by
alam niyo na today, nandun na si Mayor kanina sa City Hall, ano? Sa Wednesday ay siguro makakasama na natin siya dito. Siguro pinakamaganda siya ang gumawa ng ating announcement, lalo na pinaka-aabangan rin yan ng mga Pasigenyo. Eh, project yan ni Mayor Vico talaga. Gusto natin na siya talaga ang makapagsabi, sa, makapag-announce sa taong bayan. O, kamusta naman po ang kalagayan ni Mayor Vico ngayon? Kanina umaga nag-attend na siya nung flag raising. Siguro kailangan lang medyo easy-easy muna. So, hindi lang naman yun. I think, bata naman si Mayor Vico, walang problema, no? Pero marami rin siguro mga meetings na kailangan na i-attend dahil last week puro virtual lang siya eh. So ngayon iba rin pala talaga yung face to face. So alam ko mini-meet niya lahat ng ibang mga department heads ngayon. Lahat ng mga humingi ng kailangan ng attention agad-agad ay mini-meet na niya para matapos muna lahat ng mga urgent matters. Okay. Salamat po. At, Thank you. Nakausap din natin ngayon si Congressman Roman Romulo at palis na nga siya, no. Andito rin si Engineer Arta. Nakita na nga rin natin dito si Engineer Arta. Hanap pa tayo ng ilan sa mga kausap natin. Si Consi King Cruz. Andito, si Consi King Cruz. Sasubukan natin na makuhana ng konting panayam si Consi King Cruz. Hintayin lang natin at may kausap na si Consi King Cruz. Asan si Consi Hala Cory Raymundo? Ayan, ito pala, nakatalikod pala, no? Andito rin pala si Consi Hala Cory Raymundo. Subukan natin na kuhanan ng panayaman. So, ito, yung mga nanonood niya sa atin, ano, si Marie Gatbonton. Ito, nakita rin natin si Major Tupog na hepe. Ito, kausapin natin si Konsihala Cory Raymundo. Kamusta po, Konsihala? Ay, nahihiya na si Konsihala. Ayun, nayata. Yes. Pero lang ako ibinulong kayo. Ayan, Konsihala, kamusta po yung pagpapailaw natin dito sa may Greenwood Space? Ay, nako. As usual, siya ay kinatutuan ng mga residente. Dahil alam naman natin, ang ating streets, they have to be safe. Eh yung ilaw, dilim ng karsada, isang malaking factor yun eh. Kung paano ang ating mga karsada ay magiging mga safe para sa ating mga mamamayan. Paglalakad, diba? Kaya tuwan-tuwa yung mga tao. Ako din, tuwan-tuwa. Kasi alam, maiba tayo, no? Favor po ba kayo doon sa pagtatayo ng panibagong PLP dito sa process? Nako! Hindi. Hindi ako, let me qualify that. Hindi ako favor dahil palagay ko hindi realistic. Kasi yung problema natin sa PLP ngayon, hindi ma-solve-solve. No? Eh, pagtatayo, sana kompleto natin yung PLP, but since I've been there for quite some time, di ba? Alam ko yung mga nagiging problema. And perennial, yung hindi natin magawa on a year-to-year basis. Eh, kapag tatayo ka ng PLP2, eh, hindi pa nga na-solve to eh. Meron pa ka dun sa kanila. And I don't think they will be resolved together. Kamusta naman po ang COVID situation natin dito sa Pasig? COVID? Luckily, bumababa na. Hopefully, it stays that way or it goes much farther down para naman tayo, yung ating kabas sa dibdib, maalwa, mabawasan. No? Because we've been here in this situation for some time at may mga nagiging mental issues na nga because of this in all sectors of the population. Okay po. Maraming salamat po. Thank you po. Konsihala Cory Raymundo, at nakuhanan din natin ng mga konting panayam. Ano? Ito, subukan naman natin na panayam si Konsi Pintros at hinihintay nga lang natin at may kausap nga. Ano? Yan. Ito, kausapin muna natin si kausapin muna natin si Sir Robin. Sir Robin, ang interview naman natin dyan. Ano? Kamusta po yung mapailaw ngayon dito sa Greenwood? Well, nakakatuwa at nakakagalak dahil first time kong umaten ng itong okay sa Pasig. Ganito pala, pinaliliwanag ang buong Pasig. Nakakatuwa. Mensahe natin sa mga kabarangay natin dito sa Pinagbuhatan. Yes, Barangay Pinagbuhatan.
talagang-talaga meron tayong masasandalan pag sinuportahan natin ng tama. Muli, maliliwanag ang lahat, liliwanag ang kapaligiran at dahil alam nyo na kung sino ang tama. Maraming salamat. Okay, maraming salamat po, Sir Robin. Ano, ayan nga si Sir Robin sa landanan. Nakuhanan din natin ng konting panayam. Ano. Ito naman si Consi. Kasama rin po natin si Press po ngayon. Okay, interview natin si Consi. Yes po. Consi, kamusta naman ang pailaw ngayon? Okay naman po. 25 po na ilaw po yung nilagay po ng city government po natin dito. Nakakausap po natin yung mga kabataan rin po dito na nagre-request po sila patungkol naman dun sa basketball court dahil hindi po nagagamit ngayon pero as exercise, minsan wala ho kasing ilaw kaya kailangan rin hong asikasuhin. Palalagyan din ang ilaw. Oho. Maihabol ho natin. Hopefully, maihabol ho. Sabi naman ho ni Congressman Roman, ang plano talaga doon is i-rehabilitate ho yung pinaka-basketball court. Pero kailangan ho ng deed of donation, endorsement ng HOWA through City Hall. Kamustahin naman po namin kayo. Kamusta na po ba kayo? Okay naman. Kahalaya lang namin nila Mayor noong Sabado. Si Mayor ho ngayon ay baka mga Wednesday po talaga siya officially na bumaba. Medyo makati pa rin ho kasi yung lalamunan niya kanina. Hayaan po natin na magpahinga dahil sa quarantine ho niya, nagtatrabaho pa rin naman ho siya. Consi, may itinong ko na rin sa'yo. Yes po. Itanong ko na kanina kay Consi. Yes. Ano yung stand mo naman sa pagtatayo ng panibagong PLP? Isa ho yan dun sa nilalayon ho natin na magkaroon, in favor ho ako na magkaroon ho ng PLP District 2. For longest time ho, ako ho, estudyante ho ako, ang baon ko 300, 150 na pupunta sa pamasahe. Kung meron tayong malapit na pamantasan or college dito sa atin, malaking bagay ho yun para mas maraming opportunity mga kabataan ho natin. Sa pamamaraan ho nun, meron na ho tayong na-target na isang private school na magsasara and hopefully ho, 160 million ho yung tina-target ho dun na mabili ho ng city government ho natin. Kung may mga ganong opportunity, bakit naman ho natin hindi i-grab? Ang layunin naman ho natin dito ay mas maraming makagraduate. Pag merong graduate sa isang pamilya, umaangat yung buhay ng pamilya. Okay po. Maraming yes, salamat. Si how about yung mga skilled worker? May mga plano ba tayo? Mga skilled courses? Mga test dog? Sa ngayon ho, kailangan ho natin i-revise yung peso ordinance. 1996 pa yung last time na ginawa to, outdated na siya, hindi na siya tumutugma doon sa manpower skills ng job dito sa Pasig. May mismatching na rin, even yung mga tupad nakikita ninyo, palagi sila lang yung nakakakuha. Bakit hindi natin bigyan ng mga mekanismo to para mas makapag-avail yung mga Pasigenyo. Yun, maraming salamat. Ayun, okay, maraming salamat po sa atin natin ang presidente ng Homeowners Association dito. Magandang gabi po. Kamusta po yung pagpapailaw dito sa inyong subdivision po? No, sobrang saya po namin kasi kung nakita lang po ng iba yung dating ilaw, medyo madilim po. Ngayon po, sobrang liwanag po ng aming mga daan. So malaking pasasalamat po namin sa City Hall kay Mayor Vico na naisip po na mapalitan yung mga ilaw po namin at nagpalinis din po sila dito. Kamusta naman po yung yung feedback ng mga neighbors niya rito? Siyempre po masaya po lahat kasi magkakakitaan na po kami dito sa kalsada. Ma'am, dati ba medyo madilim or? Yes po, madilim kasi para siyang may spot lang kung saan umaabot yung ilaw. Ngayon kasi nakikita nyo po, sobrang liwanag na po talaga. Tsaka mas maliles na rin siguro yung mga pumapasok na. Opo, mas makikita na namin yung mga hindi po talaga tiga dito na pumapasok po. Kasi naging problema din po namin yan na may mga nakakapasok po dito at hindi po maganda ang kanilang ginagawa po. Ano pong pangalan nyo ulit, ma'am? Christine Antonio po, President ng Greenwood Space Corp. Maraming salamat po. Okay, thank you po. At ayan nga, ano? Ito rin yung kaibigan natin, dalawang kaibigan natin, ano? Sir Bonnie at si Lolo Efren. Ayan, nandiyan sila. Ito si Sir Bonnie Florese. Ano sabi mo, Boss Bonnie? Maliwanag na, medyo maganda na rito, hindi na nakakatakot maglakad. Kailan tayo mga huli ng ahas? Malapit na, mag-clean up drive na kami dito. Nag-clean up drive tayo lagi, ano? Meron tayong clean up drive sa February 18 sa Pasig City Jail. Kagandahan ng clean-up drive. Boss Bonnie. Diba nakaraan, sir, may nahuling may nahuling.
May nag-drive kayo doon. Hindi pa rin nahuhuli yung sawa? Pinakamalaking sawa doon. Wow, sige, punsama kami dyan ha. Oh. Ano bang kagandahan, sir, ng clean-up drive? February 18 yan. Ano bang kagandahan ng clean-up drive? So, maganda, nalilinis yung lugar, tapos yung mga daluyan ng creek, malinis. Okay, thank you, no? Ito nga, yung mga kabataan naman dito na nag-request na ng ilaw, ano? Ang ganda po ng ilaw. Ano yung masasabi niyo, sir? Ang ganda po ng ilaw na ilagay niyo. Pero nagre-request pa rin kayo, no? Sa basketball court. Ang ganda yung sa court, no? O, mensahin nyo kay Mayor Vico Soto. Mayor Vico, saan mo kami dyan? Ayan. Okay. So, mga kaibigan, ayan. At maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin dito sa Pasig News Update. At hanggang dito na lang itong live video natin. At maraming salamat. Hanggang sa muli. Pasig News Update.